Oh, so ito guys, ah, religion naman ngayon yung pag-uusapan natin. Ayoko makipagtalo sa inyo. Gusto ko lang i-explain yung sinabi ni Miss Joyce Spring dito kay Will Dasovich, okay? Kasi nagkataon na itong si Joyce ay kapareho ko ng church, CCF, Christ Commission Fellowship. O, hindi lang halata sa akin, 'di ba? Pero yung mga sinabi niya na sagot kay Will Dasovich ay naririnig ko na for the last 20 years of my life na kasama ako dyan sa CCF. So, parang normal na sa akin. So, nagulat din ako na grabe yung naging reaction ng mga tao tungkol dito. Okay? So, try kong explain. Kung hindi nyo pa napanood, search nyo na lang yung kay Joyce Spring tsaka kay Will Dasovich. Hindi ko na maano dito, baka makopyright tayo eh. O, pero, ito, basically guys, sa CCF, okay? Sa Biblia, sa Bible, ganito yung sinasabi sa amin, okay? Ganito yung paniniwala namin na lahat ng tao have fallen short sa Diyos. Lahat ng tao ay makasalanan, okay? Lahat tayo ay hindi deserve makapunta sa langit, no? Kasi lahat tayo ay puro sinful, makasalanan, na nasa Biblia yan, okay? Kaya dumating si Jesus Christ, he died on the cross para pagbayaran yung pong ating mga kasalanan. Okay, so nilinis niya yung ating mga kasalanan. So ang nangyari, he paid for our sins. Kaya pwede na tayong pumunta sa langit if we believe in him, if we accept him as our Lord and Savior. So basically, yun yung pinaka sinasabi ni Miss Joyce Spring, na hindi mo pwedeng daanin sa good works yung papunta sa langit. Kasi lahat tayo makasalanan. According sa Biblia din yan, nakalagay din yan, na no amount of good work can buy you into heaven. Hindi yan parang scorecard na ilan ba yung mabuti ko nagawa, ilan yung kasalanan ko. Hindi ganun. Diba? Lahat ng kasalanan natin, binayaran na ni Jesus Christ nung siya ay pinako sa krus, nung siya ay namatay para sa atin. So, binayaran na lahat yun. Okay na yung mga kasalanan. Pero, kailangan na lang natin siyang i-accept as Lord and Savior. Tanggapin natin siya and follow His words. So, yun ang pinakaibig sabihin ni Miss Joyce Spring, at yun ang tinuturo sa amin, at yun ang pinaniniwalaan namin sa CCF at marami ding mga Christian churches. Ganyan yung paniniwala. And ito guys, sabihin ko sa inyo, kahit sino sa amin, yung mga kasama ko sa church, malaki din naman yung church namin dyan sa may Chendecitas tsaka sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Kahit sino sa amin, tanungin yung question na yon, we would give the exact same answer. Pare-pareho kami ng sagot lahat. Yun ang paniniwala nung buong church. Yung mga kasama ko doon, yun ang paniniwala namin lahat. Okay, so ayun eh, tinanong si Miss Joyce, yung palang asawa ni Joyce, si Juancho, player natin sa Models of Manila. Shout out, bro. Tinanong siya, she gave a straight answer. Di ba? Ayun ang paniniwala niya, yun ang sagot niya eh. So nagsulat din ako sa Facebook ko. In-explain ko yun. Sabi ko, hindi. Kasi si Joyce, naniniwala siya 100% sa Bible, doon sa sinabi ko sa inyo, naniniwala siya 100% doon. Di ba? Pero sabi ko, hindi, ang daming reliyon sa mundo, hindi pwedeng lahat yan tama. Maari mong respetuhin yung ibang reliyon, kumbaga naintindihan mo itong reliyon na to. So, kumbaga you respect one another. You live with them, kumbaga hindi mo sila aawayin, hindi mo sila pakitaan ng masama. O pero pag tinanong ka tungkol sa kung anong tingin mo mangyayari pag tayo ay namatay, 'di ba? Syempre isasagot mo kung ano yung tingin mo tama. O sabi nung isang kaibigan ko, nag-comment, eto, hindi ba disrespectful yung ginawa niya na sinabihan niya yung mga ibang relihiyon ay mali, at kung hindi mo i-accept si Jesus ay diretso ka impyerno. Sabi ko, ito, yun ang paniniwala niya. Tawag dito,
sa akin, si Joyce lang is just saying kung ano yung kumbaga, kaya nga yun ang pinili niya. Kaya nga siya nag CCF, kaya ito yung religion na pinili niya. O kasi she believes that meron siyang faith doon sa mga sinasabi ko kanina. She has 100% faith na yun ang totoo. Kaya nga yun ang pinili mo, 'di ba? Sabi ko doon sa kaibigan ko, tol, kung hindi ka sigurado doon sa pinili mo na reliyon, huwag kang magalit doon sa mga tao na 100% sure sa reliyon nila. 'Di ba? Si Miss Joyce 100% sure eh. Na iyon ang paniniwala niya. It's anong pinakaiba noon sa, 'di ba, mga kapatid natin sa INC, 'di ba? Yun nga yung term na sila lang ang maliligtas o kami lang ang maliligtas, mga ganong term, 'di ba? Yun ang paniniwala din nila. 'Di ba? Eh kung ang paniniwala mo lahat tayo maliligtas, pati sa ibang reliyon maliligtas, 'di yun ang paniniwala mo. 'Di ba? So kaya nga tayo may freedom of religion. So pwede mong sabihin 'yan, pwedeng sabihin ni Miss Joyce sa kanya, pwedeng sabihin nung INC sa kanila, na basta wala kang sinasaktan na tao na physically, wala kang inaagrabyadong tao, nagpapahayag ka lang ng iyong faith, 'di ba? Walang masama doon, may freedom of religion tayo. So 'yun lang yung pinakapunto dito. So try ko lang i-explain. Oh, para maiba-iba naman yung content natin. Subukan ko namang ano, kasi God first, pero baka di nyo nga halata na parehong church kami ni Joyce eh. Pero yung nga, pagdating sa mga ganong tanong, pareho kami ng sagot na yung salvation is only through Jesus Christ. It's only by accepting Jesus Christ as your personal Lord and Savior. So yun. So yun guys, hopefully medyo napaliwanag ko. Medyo nalilito din ako kasi medyo basta. Pero yun lang, thank you very much po. See you po sa next video po natin. Oh, God first tayo. Bye-bye guys.